Sa napakamaalamat na bayan ng Biringan, ay totoo ba na nasa isang sementeryo ang isang lagusan? Iba na rin ang feel ko dito eh. At saan nga ba matatagpuan sa Pilipinas ang nag-iisang lugar na kuta di umano ng mga mangkukulam? Master, nandito na tayo sa lugar. Dito po sa Talalora, Samar. Pero meron daw isang barangay dito na sinasabi nila. Kasi pupuntahan din natin yung sementeryo di umano na may mga inilibing nga na mangkukulam. Pero hindi natin masasabi kung saan doon dahil wala tayong makausap. Dahil dito ang mga tao hindi sila open-minded na makipag-usap sa mga kung sino-sino pa man, lalo na pagdayo dito. So mga master, ikikwento ko lang po yung saglit lang na yung pagdating ko dun sa lugar na yun sa Talalora. Hindi ko na po sasabihin kung anong barangay dun, pero kakaiba po kasi may mga napagtanungan kami, kinausap naman po kami. Pero yung part na dinaanan namin na medyo liblib, tapos ang sabi sa amin, kumbaga halos lahat sila tinatanong namin, hindi sila kumikibo or what. Kumbaga normal naman yung pagtatanong namin sa kanila kung saan part yung sementeryo dito, yung ibang napagtanungan namin ay yung gumaganon sila, parang ayaw nilang makipag-usap. Kasi ang alam ko mga master, ang kwento lang sa akin ng ibang taga doon po, yung lugar na yun ay marami talagang mangkukulam. At isa sa napansin ko, marami dong karinderiya na nakita ko, nadaanan namin. Actually gusto ko sanang i-try kumain pero pinagbawalan po ako ng third cousin ko na si Gistoni. Halos nakita ko yung mga karinderiya doon, walang kumakain pagdating namin doon. Tapos basta kung iisipin mo, hindi sila, ayaw nilang masyadong nakikipag-usap. Parang hindi sila sociable, hindi sila madaling lapitan mga master. Napansin ko lang mga master, lagi silang nakatingin sa iyo mula ulo hanggang paa. Ganun sila. May nakapagkwento lang din sa akin na di umano merong isang baryo doon, malapit na malapit doon sa pintahan namin na di umano, nagpupunta doon sa mga lugar na, mga master, may part pala doon na yung ibang magbabayan, diba may gusto silang kulamin daw, ay pupunta doon sa isang baryo na yun. Kaya lang hindi ko po matutukoy at hindi ko rin po masasabi sa inyo kung saan baryo doon, pero nadaanan po namin, mga master, at ayon sa ibang napagtanungan namin, meron daw po talaga. Kaya minabuti ko na lang na sa sementeryo na lang po kami pumunta mag-vlog at hindi na po kunin ng ibang panig ng ibang tao din dahil ayaw, mailap nga silang makipag-usap sa amin. So, ito na po mga master. Narating na po natin ang sementeryo ng Talalora. Dito po sa Samar. Dito yung ano nila oh. Yung pinaka sindihan ng ano. Tara, lapit tayo. So, ito yung kanilang ano dito. Mga kamaster. Ilang oras yung biyahe natin? Magdadalawang oras na. Grabe. Tapos, ito po yung kanilang ano, medyo nangingilabot ako sa part dito. Ba't kaya? Ito yung kanilang, kung saan, di ba dyan ipapatok yung patay bago ano, ilibing? Tama ba? Yung bantilan nila dito mga kamaster. Kung saan nagsisindi dito ng mga kandila, na ano. Tara. Tayo saan na? Parang may nagpa-party. Ano ba yun? Ay! Buwan mo ba naman gato? Hindi po kami magtatagal mga kamaster kasi hindi po tayo pwedeng magtagal dito dahil baka abutin po kami ng gabi. Mahirap na. Eh, itong Talalora nga ay kilala nga daw po. May isang barangay, hindi po nila lahat ha. May isang barangay daw po dito talaga na
puro mangkukulam daw po yung nakatira, karamihan. So hindi ko na po sasabihin kung saang barangay yon, at hindi ko po nilalahat. Disclaimer, ito po ay kwento po ng iba, hindi po nanggaling sa akin. Kumbaga, ito ay di umano, talagang maraming nagsasabi na maraming mangkukulam na raw po sa Talalura, isang barangay sa Talalura. So pansinin natin, ano yung cemetery mo? Okay naman yung cemetery. Malaki din pala, no? Pahaba. Tapos posible, mga master, na meron daw ditong inilibing na mangkukulam dito po sa mismong cementeryong ito. Eh hindi naman po natin kasi masabi kung totoo, dahil may mga kwento, salit-saling kwento daw, 'di ba? Pero malakas daw po talaga ang ano dito. May sombrero pa. Lagi yung inaano yung ano. Ay, ang ganda ng tubig. Ba't parang asul? No. Kanal eh. Kanal ba yan? May saging pa, ilog pa. Saan? Ay, oo nga, mga master. Sakto nagugutom kami. Karain ka ba? Naku po, makaka-copyright tayo, mga bakla. Naku, huwag kayong magpatugtog. Makaka-copyright tayo. Ito. Ikaw, mga kamaster, kakain ka ba ng saging galing sa tabi ng Nitso? Pero parang gusto ko. Ayan o. Nahinig na sa puno yung saging. So, iyan yung saging. Ito yung Nitso. Pansin ko laging may mga plato, yung mga libingan dito, mga master. Kasi ka, paniniwala ng iba. Dito na sila kakain. Grabe pala, no? Ito, ang laki ng puno na ito. Baka abot na tayo ng ulan. Kasi may time, guys, na nakakakita itong ano eh, anak ng tita ng ano, pinsan ng mama ko. Ay! Ang lawak na. Ah, pwede pala dito. Try nga natin dito. Baka may labasan dito. Parang di na tayo umikot ba? Sabi po. So, ito ang sinasabi nilang ano ng Talalura. Cementerio dito sa Talalura. Pinaka-municipality na po siya. May mga damit. Sabi po. Ito ang laki ng puno. Sure ba? May daanan dito? Ay, ano yan? Ano to? Bro, para saan yan? Lato-lato ata. Lato-lato. Comment below nga po, mga master, yung mga nakakaalam kung ano, para saan po ito. Bukod nga sa pag-iiwan ng mga gamit sa ibabaw ng mga nitsong nakita namin, ay ano kaya o ano sa palagay mo ang mga tali na may mga kahoy sa bawat ibabaw ng nitso na nakita namin? Palaisipan ito para sa akin. Paki-comment ang iyong suggestions at opinion dito. Sa ating mga subscribers po dito po sa Samar, shout out po sa inyong lahat, mga master. Yan. Nang dahil sa inyo, nakakarating tayo sa mga iba't ibang panig o iba't ibang lugar ng sementeryo. Meron dito, ipinanganak siya noong 2019 at namatay po siya noong 2019 siya namatay, 1995 siya pinanganak, si Jackson. Oo. Ano kaya ang kinamatay ni Jackson? Kung kakilala niyo siya, comment below, mga master. Ay! Tignan mo, may chinelas pa. Ang tabi po. Ay nga, may chinelas pa.
Baka mabilis tumakbo to. Naku po, wag po kayong tatakbo ha. Ah, babae, ba't yun? Lalaki yung babae nakalibin, ba't panlalaki yung chinelas niya rito? Si Dorotea. Oh, balik na tayo guys, kasi iba na rin na feel ko dito eh. So, ito nung kalsada. As in, parang iba talaga, hindi ko ma-explain. Mukhang naninibago lang ako. Although, mukhang malinis yung cementerio nila dito. Iba pa rin po yung nararamdaman pag nandito ka talaga guys. So bago natin babain yung mismong daan. So ito po yung cementerio ng Gandara. At may mga paniniwala din po yung ilan dito. Wait lang po guys. Ano ito? Bakit po ang daming ano? Mga ballpen. Ano, natutulog dito. So may paniniwala din doon ilan dito guys na itong cementerio ng Gandara ay may portal din. Ang creepy. Wait lang guys, meron din daw itong portal na sinasabi nila papunta doon sa punta doon sa ano, sa lugar ng Biringan. So ito yung cementerio ng Gandara. Ay, may ano, di ba tayo mahulog dito? Teka lang guys, bago tayo gabihin ay puntahan natin. Creepy dito. So may paniniwala pong ilan, karamihan po dito po sa lugar ng Gandara na totoo pa rin talaga ang Biringan. At meron nga, sinasabi nga nila na ito raw yung mismong isa rin, meron din daw daan dito sa sementeryo na papunta nga dun sa sinasabing Biringan. Kung makikita nyo rito, masyado nang magubat. Tabi po. Kung may sinasabi nga sila na portal, hindi raw pwedeng mawala ang portal. Bakit ako ano? So guys, punta natin ito dito. Saan dumadaan yung mga ano? Alam mo, kinikilabutan ako kasi kanina pa ako pinapalibutan ng mga ano, nung mga paro-paro. Totoo kaya ang portal papuntang ano? Pansin nyo magubat dito guys. Ito na. Ito nga yung sinasabing cemetery guys. Na di umano maaaring portal o isa sa portal papuntang Biringan. Kaya lang, pag umuwi pa ako dire-diretso na doon, nagtataasan talaga yung balahibo ko dito. Ano, bukod sa mabigat po ang pakiramdam, parang medyo nahihilo ako or what. So, yan, hanggang paniniwala lang. Hindi pa natin napapatunayan kung totoo nga talaga yung Biringan. Pero ngayong gabi, samahan nyo ako sa buong videong ito dahil
So makikita nyo yung style po ng cemetery dito, as in lumang luma na portal. May mga malalaking puno din daw na nagsisibling portal para makapasok ka dun sa syudad ng Biringan. So we have to go. May ipapapansin ako sa iyo mga master. Ano iyong naisip o nakikita? Kung ako ang tatanungin para itong isang nakasilip na matandang lalaki na nakabarong at mistulang nakataas yung dalawang kamay niya sa dibdib niya na parang nakahiga. Imagine mo yung matanda na lalaki na nakahiga sa kabaong. Parang hindi tayo masyadong gabihin. Saan sila dumadaan? Tignan nyo to guys, so napakalumang puntod. Pinanganak po. Ayan oh, may kakaiba siyang nakalagay dito na 1919. Grabe. Ay. Bakit ibinilandra lang to dito?